pagiging isang YouTube vlogger dito sa Pilipinas, paano ang sistema? Anong mga kailangan mo para maging isang YouTube vlogger? Paano at kailan ka mag-uumpisang kumita? Kailan ka sa sahod? Meron ka bang kailangan bayaran, kagaya ng buwis at iba pa, kapag ikay isang YouTube vlogger? At posible nga bang gawing full-time career ang pagiging isang YouTuber? So yung mga katanungan yan ang pag-uusapan natin dito sa video ito. So bago yan, intro muna tayo para legit syempre. Alright, let's go! So what's up mga tol, kamusta kayo? Kamusta na? So sa mga bago pa lang nanonood dito sa channel na to, Makel nga pala. So kagaya nga nung nabasa niyo sa title at kagaya doon sa pinanggit ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagiging isang YouTuber, especially sa kita at anong mga kailangan mo para kumita. At syempre yung pinakabago ngayon ay yung tungkol sa babayaran mo sa pagiging isang YouTuber, especially kung malaki na yung kinikita mo sa YouTube. Yun yung tax na nilagay ng BIR para sa mga vlogger dito sa Pilipinas. At syempre, pag-uusapan na rin natin dyan kung posible nga bang gawing karir ang pagiging isang YouTuber. Alright? So bago natin umpisan tong video na to mga tol, hit na lang muna yung like dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click na yung subscribe button dyan. So umpisan na natin. YouTube vlogger sa Pilipinas, anong sistema? Una, anong kailangan mo para maging isang YouTuber? Simple lang mga tol. So ang kailangan mo lang kasi is magawa ng video, mag-upload. Syempre, kailangan mo ng account sa Google, saka account sa YouTube. Masasabi na nating vlogger ka na. Pero kung ma-upload sa YouTube channel mo, na mga video mo, sabihin natin YouTube vlogger ka na. Ang next na tanong is paano kumita? So, mula nga doon sa pag-upload mo ng mga video sa YouTube channel mo, eh kailangan mo ma-hit within 1 year yung requirements ng YouTube na 4,000 hours total ng views ng channel mo at saka 1,000 subscriber. Within 1 year nga yun, kailangan mo siyang ma-hit or makumpleto. At pag nakumpleto mo na yun, pwede mo na siyang i-apply sa Google AdSense. Si Google AdSense ay yung partner ni YouTube na siyang magbibigay sa'yo ng advertisement sa mga video mo. Once na ma-approve ka ni Google AdSense, doon na mag-uumpisang magkaroon ng advertisement or commercial yung mga video mo. Kung mapapansin mo sa mga YouTube channel, may mga commercial. Dito sa video natin, may commercial yan. Yan ako kumikita. Kaya kung hindi mo siniskip yung ads, salamat ng marami kasi malaking tulong para sa akin yun. Sa ngayon, yun lang yung requirements ni YouTube. 1,000 subscriber at 4,000 hours views sa buong taon. Pero may balibalita na baka tumaas daw yan dahil sa dami nang nag-YouTube ngayon. Masyadong nang naging mainstream yung YouTube vlogging sa buong mundo kaya tataasan yata nila. Well, sa mga nag-umpisa na dyan, congrats sa inyo. Malaki yung posibilidad na hindi nyo naabutan yung bago ng requirements ni YouTube. So yun na nga, na-hit mo na yung requirements ni YouTube, na-approve ka na ni Google AdSense, may ads na yung video mo. Sasahod ka na ba? Hindi pa mga tol, hindi pa. Pag na-approve ka na ni Google AdSense, which is itong partner ni YouTube na to, hihintayin mo pang i-verify ka nila. Paano ka nila i-verify? Lalagay mo dyan yung contact information mo, kagaya ng address at pangalan mo. Mag-send sila sa'yo ng mail o yung sobre dito sa pinakang address mo. Syempre, ang maghahatid yan ay yung post office natin. Once na ma-receive mo na yon, i-encode mo yan sa Google account mo. 6 na number na nilalaman ng sobre na yon. Pagka na-verify mo na yon, doon na sila mag-uumpisang mag-send sa'yo ng sahod galing doon sa kinita mo sa YouTube. Pero kailan ba sila mag-send ng verification pin kung once na-approve ka na? Mag-send sila pag naabot mo na yung threshold na $10. $10 or more, once na maabot mo na yon, mag-send na sila sa'yo ng verification pin. Kagaya nga nabanggit ko kanina, kailangan mo lang ilagay yung verification pin sa Google AdSense account mo para mag-umpisa ka na sumahod. Pero may cut-off din yan mga tol. Parang trabaho. May cut-off din ang sahuran sa YouTube. So yung kinita mo ng unang araw ng buwan hanggang katapusan, for example, May 1 hanggang katapusan ng May, yung kinita mo nun, papasok sa Google AdSense account mo next month ng 11, so June 11. So yung kinita mo ng May, papasok ng June 11. Kailan magpipay out yun? June 21. So ibig sabihin, yung kinita mo ng buong buwan ng May, makukuha mo ng June 21. Saan mo naman pwedeng i-claim yung sahod mo? Pwede through Western Union, pwede rin sa bank account mo, i-directa mo dyan. Nasa Google AdSense setting yan, makikita mo dyan. Based on my experience, kung na-verify ako dati sa Saudi Arabia, mabilis lang dumating yung verification fee sa akin. Yung sinend nga ni Google AdSense na sobre, na may laman na 6-digit number, mabilis lang dumating sa akin yun. Within 1 month, na-receive ko agad. Pero nung bumalik ako dito sa Pilipinas, pinalitan ko yung Google AdSense account ko. So naghintay ulit ako ng panibagong verification pin dito sa address ko dito sa Pilipinas para makuha ko ulit yung sahod ko. Eh, nirequest ko siya nung katapusan ng February. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating. So, in short mga tol, ang bagal ng sistema ng
pagdating ng mga sulat dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, mag-aapat na buwan akong di sumasahod. So, shoutout sa mga taga-Pilpo. Sana po pakiproseso na kasi tagal na, hanggang 5 buwan lang yung kailangan verify na. Yun na nga, nabanggit ko na yung tungkol sa verification. Paano kung hindi dumating yung sobre? Ganito na-experience ko mga tol. So, nakatatlong request na ako. Within 5 months, hanggang 4 na request lang ang pwede mong gawin. Nag-send na sila ng 4 na beses at wala pa rin dumarating sa inyo, may isang option pa na pwede kang gawin. Yun na yung online verification. So, mag-send ka ng valid IDs mo doon, iscan mo yung valid IDs mo, tapos isi-send mo sa kanila. Hindi ko pa naman na-experience yung kasi nasa proseso pa ako ng paghihintay doon sa verification fee na sinend sa akin na nakatatlong beses na ako na pag-send. So hopefully next month or ngayong katapusan dumating na yon, sana sakaling dumating man tayo sa point na kailangan na natin siyang gawin ng online verification. Para pakikita at ituturo ko rin sa inyo mga tol kung paano kasi alam kong abagal ng sistema ng post office natin dito. Hindi naman sa na-down ko yung sistema ng PhilPost natin pero yun talaga yung realidad. So ayun yung sistema pagdating sa pagsahod. So next question is, pagiging isang YouTuber may kailangan ka bang bayaran? Sa pagiging isang YouTuber mga tol, wala kang kailangan bayaran. Mag-upload ka ng video, wala kang babayaran. I-upload mo lang yan. Magbabayad ka lang sa internet connection mo, sa mga gadget mo yan. Kailangan kang magkano dyan, mag-invest ng konting pera. Pero kung ikaw ay isang YouTuber na kumikita ka na sa YouTube o sumasahod ka na sa YouTube, may kailangan ka bang bayaran? Unahin natin sa mga kumikita ng 250,000 annually. Ano ba yung 250,000 annually? Yan yung mga YouTuber na kumikita ng 250,000 sa isang buong taon. Kung kumikita ka ng ganung kalaki sa isang buong taon, kailangan mong magbayad ng tax sa BIR. Yun yung panibagong batas na pinatupad nila. So, ang next question, paano naman yung mga small YouTuber na sumasahod na rin pero hindi ganung malaki yung kinikita? So, ayon sa nabasa kong article sa internet mga tol, ang mga small YouTuber na katulad natin na hindi pa kumikita ng ganung kalaking halaga na 250,000 annually ay kailangan na rin magpa-register sa BIR. So, pag nagpa-register ka sa BIR, alam naman natin sa mga ganyan, sa mga pagpaparegister sa government, mayroon tayong kailangan bayaran. So, ang babayaran ng mga small YouTuber kung gusto nila magpa-register is 500 pesos para sa registration fee, 30 pesos para sa stamp. So, kahit hindi ka kumikita ng anong kalaking halaga, pero income ka dito sa YouTube, nire-require yata nila na magpa-register ka. Na, syempre, gagastos ka ng 530 pesos. Ang hindi ko lang alam mga tol kung saan magpa-register at kung paano. So, hinihintay ko pa rin yung kumpletong detalye or siguro, sadyain na lang natin sa BIR. Pero willing naman ako magbayad mga tol ng tax kung ikita ako ng 250,000 annually, no? Kaya sana, kung matutulungan niyo ako na kumita ng ganong kalaki sa isang buwan taon, maraming salamat. So, ayon ang sagot pagdating sa mga kailangan ng bayaran. Next question, posible nga bang gawing full-time career ang pagiging isang YouTube vlogger? Ang sagot, oo mga tol, ang dami ng gumagawa niyan. Sobrang dami ng YouTuber ang yumaman dito sa platform na to. Marami ng YouTuber ang kumikita ng napakalaking halaga dito sa YouTube. Kaya pinatuo ng BIR ng tax. Sobrang laki nga ng kita dito, lalong-lalo na kung malaki yung channel mo, marami kang views, marami nang nanonood sa'yo, at saka syempre kung sikat ka na. At saka marami na rin akong pinapanood na ito na talaga yung profession nila, ang pagiging YouTube vlogger. So ayan lang siguro yung may share ko sa inyo ngayon mga tol. Sa may mga gustong i-share dyan, paki-comment na lang sa baba pagdating sa mga sahuran sa YouTube, gitaan sa YouTube, at kung ano-ano pa pagdating sa Google AdSense. So highlights ko lang ulit mga tol, walang bayad ang pagiging isang YouTuber. Pero kung ikay kumikita na sa YouTube, pwede kang magkaroon ng tax kapag ababa 250,000 ang kinikita mo annually. Pero kung kumikita ka na mas mababa pa sa 250,000, ay kailangan pa rin magparegister sa BIR, which is magbabayad ka ng 530 pesos para sa registration fee at stamp. So, ayun lang mga tol. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Kung nagustuhan nyo, pahit na lang yung like dyan. Hit nyo lang yung subscribe button sa mga hindi pa nakasubscribe. So, shoutout ko rin pala yung PhilPost. Shoutout sa PhilPost. Baka naman sana asikasan nyo na yung verification pin ko. Actually, 4 na buwan na yon. Magli-5 buwan na po. Baka abutin tayo ng ano dyan. Alam nyo na yon. Baka hindi na natin ma-verify. Sayang naman yung laman ng Google AdSense account. So, yun lang mga tol. Comment down na lang kung may mga karagdagan pa kayo o may mga tanong. So, salamat sa panonood. Gagaya ng laging sinasabi, stay positive lang, saka go lang sa flow ng buhay. Paalam. See you on my next vlog. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I
been the coast greatest blessing. Better recognize a king when he rapping with you. You hoes suck, it's like you always bring a vacuum with you. Solid like a mannequin.